sa lahat. Ngayong araw po na ito, binubunitan natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sa pag-alala natin ng araw na ito, huwag natin kalimutan yung dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay. Mas nauna sa ating nagsakripisyo yung Panginoon, di ba? Alam naman natin lahat yan. And sabi nga sa Bible, tinubos niya yung mga kasalanan natin. So going back to the situation na nararanasan natin ngayon, marami tayong dapat ipagpasalamat. Kahit anong pagsubok man yung nararanasan natin ngayon, siguro yung bigat ng krus na pinasan niya, yung bigat ng krus na dinala niya para sa ating lahat. So itong nangyayaring pagsubok sa atin, kumbaga pinapaalala lang sa atin yung hirap. Baka may nakakalimutan na tayo, and I'm sure talagang ang dami na natin nakalimutan. Unang-una yun, pagiging mabuting tao. Hindi po ako perfect ang tao, pero yun, pinipilit po natin maging mabuti kahit pa tayo. Mabait na tao. Dami na sa atin nga nakakalimut. Tumatawag lang tayo pagka may mga nangyari hindi maganda. Or nakikilala lang natin siya kung nahihirapan na rin tayo. Doon lang natin siya naaalala. Paalala lang sa atin siguro natin na huwag tayong makakalimot at balikan natin yung dati nating buhay kung gaano kasimple, diba? Huwag lang po natin kakalimutan na yun talagang rason. And kung ano yung mga nangyayari sa atin, yung mga realization, tinuturuan lang din tayo na siguro mag-close tayo sa family natin. Diyan sa Pilipinas, yung mga pamilya, tinuruan lang siguro dahil sa pagiging busy, nakawala na tayo ng oras sa pamilya. Kaya hindi dito siguro sa mga kagaya kong OFW, lalo tayong pinapatatag. Lalo tayong pinibigyan ng dahilan para alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay. And siguro pinapaalala din sa atin kung paano maging mabuting tao. Yung baguhin natin yung mga sarili natin, na isipin natin yung kapwa natin. And tinuturuan tayo kung paano mawalan. And sa mga iba na may kaya, tinuturuan tayo or yung puso natin tinuturo na maging mapagbigay o i-share natin yung mga blessings natin. Tatandahin lang sa nangyayari ito, alam kung makakayanin naman natin lahat. Kumbaga life lessons lang ito. And yung tinuturuan lang tayo na huwag tayo makakalimot. Hindi lang humingi ng tulong. Hindi magpasalamat kung anong meron tayo ngayon. Isipin na kahit anong pilit natin na sundin yung mga gusto natin, basta hindi ka gustuhan ng nasa taas ng Panginoon na mangyari, hindi mangyari. O hindi talaga kahit anong wish mo o kahit anong pagpupursige mo, basta hindi kalooban ng Diyos, hindi ibibigay sa iyo. So, at siguro mag-antay, maghintay. And yung magtiwala ka dun sa process na in His will or in God's time na sabi nga nila, diba? And kailangan lang natin na maniwala, pumuwala ng pag-asa. Pero totoo naman po kasi, di ba? So, para po sa lahat, huwag na matigas ang ulo natin yan sa Pilipinas. Huwag kang hindi. Yan sa Pilipinas, sana lahat po kayo ay manatiling ligtas. Huwag na pong mga pasaway. And then dito sa mga kababayo, dito sa Saudi, yan, tatagan lang natin. Kaya naman yung gawin lahat ng paraan. And siyempre, para sa mga sarili din natin, gawin natin positibo. Huwag tayo mag-isip na kung ano pa man, lagi lang tayo magtitiwala na may Panginoong Diyos na tutulong sa atin. And hindi lang lagi yun ang iniisip natin, dapat yung pasalamat pa rin tayo. So sa lockdown na nangyaring to, lahat nawalan ng
nasa sukat lang ako sa sarili ko. Ako, sariling experience ko, kami dito sa bahay namin. No work, no salary, pero staying positive. Yun, basta marami pang kwento sa mga susunod na video. Marami pa akong gustong kwento at i-share sa inyo sa mga susunod na video na gagawin ko. So, eto na muna ngayon. Huwag natin kalimutan ang dahilan ng araw ng pagkabuhay is para sa ating lahat. So, pagpalaan po tayo ng Panginoon. God bless you.